matapang, may dedikasyon at kayang ibuwis ang sariling buhay para lang sa kanyang bayan. Ganto kong ituring noon ang isang pulis na galing Sampuanga na nakulong dahil sa isang maling paratang ng mga kaanak ng namatay na leader ng mga rebelde. Subalit nakulong man siya dahil sa bagay na ito ay hindi pa rin ito tinakasan ang tawag ng tungkulin noong mga panahong kailangan na siya. Ito ay dahil sa buong tapang niyang hinarap ng mag-isa ang tinatayang umabot sa 150 pinagsamang puwersa ng mga Abu Sayyaf at MNLF na tinangkang kubkubi ng kanilang bayan. Nang dahil sa ginawa niyang kabayanihan ay hindi tuluyang nagawa ng mga rebelde ang mga maitim nilang balak. Pero sa kabila ng ipinagkita nitong katapangan at kabayanihan ay nagawa pa rin siyang traitorin at patayin ng kapwa niya, pulis. Kilala niyo ba siya? Well, kung hindi ba ay halika na at balikan natin ang masalimuot na naging kwento ni P02 Jamaron Sandag Jr., isang bayaning pulis pero pinatay ng kapwa niya pulis dahil lang sa maling paratang. Pero wala, bago natin simulan ang lahat ng yan ay kung ngayon pa lang kayo napadpad sa channel na ito at mahilig kayo sa mga ganitong usapin ay inaanyayahan ko po kayo na pindutin ang subscribe button at pakihitin na din niyang bell icon. Nang sa ganun ay isa rin kayo sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago tayong upload. Kaya simulan na natin. Isinilang sa isang mahirap na pamilya ng mga Muslim na mandaragat sa tribo ng mga Sama sa isla ng Sulunong 1977, si Jamaron Sandag Jr. ay lumaki na iniidolo ang kanyang ama na si Jamaron Sandag Sr. na noong mga panahong iyon ay commander ng CHDF o Civilian Home Defense Unit sa Sampuanga, o mas kilala natin sila sa mga panahong ito bilang mga Kafko. Sa paglaki ni Jamaron Sandag Jr. ay naging pangarap talaga niya ang maging isang magaling na pulis balang araw. Ito ay dahil sa na-inspired siya sa paniniwala ng kanyang ama na ang pagiging isang pulis sa kanilang tribo ay dapat na inirerespeto at ikinararangal dahil balang araw ay ito rin ang puprotekta sa kanilang pamilya. Hindi ligid noon sa kaalaman ng lahat na ang ama noon ni Sandag Jr. ay kinikilala hindi lang sa kanyang pagiging maprinsipyo kundi sa pagiging matapang at magaling nito bilang commander ng kanyang unit. At ito marahil ang naging dahilan upang mapabagsak niya o mapatay niya ang noy leader ng MNLF o Moro National Liberation Front noong minsan nagsagawa sila ng anti-insurgency operation noong taong 1990. Subalit hindi matanggap ng mga kaanak ng napatay na commander ang nangyari, kaya naman sumumpa sila na uubusin nila ang lahat ng mga lalaki sa kanilang angkan. At para makapaghiganti sila sa nangyari, ay imbes na balikan si Sandag Senior, ay ang batang si Jamaron Sandag Jr. ang pinagbalingan nila ng kanilang galit na noy 13 years old pa lamang. Pinaliktad nila ang nangyari at sinabing si Jamaron Sandag Jr. talaga ang nakapatay sa noy leader ng mga Moro. Agad nilang sinampahan ang bata ng kasong kriminal pero hindi ito naging hadlang kay Sandag Jr. upang talikuran niya ang kanyang inaasam na pangarap. Taong 1998, sa edad na 21, ay nagawa nga na itong makapagtapos sa kolehiyo sa kursong Bachelor of Science in Criminology sa Sampuanga City. Matapos niyang graduate, ay kagad siyang nagtungo sa Maynila upang duisunduin na talaga ang kanyang inaasam na pangarap. Subalit hindi naging madali ang naging buhay noon ni Sandag Jr. sa Maynila dahil sa kakapusan ng pera. Kaya naman, para makaraos siya at para makapag-ipon ng pera para sa kanyang board exam ay pinasok niya ang mga trabahong pwede niyang pagkakitaan. At isa na nga dyan ang pagiging security guard sa Green Hills sa loob ng 6 na buwan bago siya nabigyan ng pagkakataon na makapasok sa Special Action Force Headquarters sa Taguig. Subalit nakapasok siya dito, hindi bilang isang pulis kundi bilang isang tagalinis o janitor sa loob mismo ng headquarters. Pero taos-pusong tinanggap pa rin ni Sandag Jr. ang opportunity ito dahil naniniwala siya na sa ganong paraan ay mas lalong napapalapit na talaga siya sa kanyang pangarap at naging masaya pa rin siya dahil sa wakas ay mga pulis na talaga ang mga kasama niya sa trabaho. Kaya dahil sa kanyang pagpupursigi at sa awa na rin ng Panginoong Diyos ay dumating na rin sa kanyang buhay ang isang napakalaking regalo at ito ay matapos niyang maipasa ang Criminology Board noong taong 2002. Noong naging kasapi na siya ng PNP at nakuha ang ranggong Police Officer 1 ay kagad naman niyang pinasok ang isang napakahirap na training sa loob ng 6 na buwan para sa kanyang commando course at ito nga ay yung Special Action Force o SAF. Subalit hindi pa man niya gaanong nalalasap ang sarap ng tagumpay sa kanyang buhay ay dumating na kagad ang isang malaking problema. Ito ay noong muling mabuhay ang kasong kriminal
na isinampa sa kanya ng mga kaanak ng namatay na commander na mga Moro noong 13 years old pa lamang siya. Kaagad na inilabas ang warrant para sa kanya na siyang naging dahilan upang takpin siya ng mga kapwa niya pulis at ikinulong sa Siokon Police Station sa Sambuanga del Norte noong taong 2003. Pero noong dinidinig na ang kaso na isinampa kay P01 Sandag ay walang nakitang basihan ng husgado tungkol sa naging pintang sa kanya, kaya naman nagdesisyon sila na palayain din siya sa lalong madaling panahon. Masayang masaya noon si P01 Sandag noong marinig niya ang mga balitang ito. Subalit isang araw, habang nasa kulungan pa rin siya at inaantay na lamang ang araw na tinakda ng kanyang paglaya, ay tsaka naman dumating ang nakakatakot na pangyayari. Madaling araw noon ng May 3, 2003, mayroong dalawang lalaki ang nagtungo sa mismong headquarters ng Siokon upang magreklamo umano. Agad naman itong sinalubong at kinausap ng dalawang pulis sa loob, subalit naging lingid sa kaalaman nila na ang dalawang lalaking yon ay bawang mga miyembro pala ng mga rebelde. Ang kanilang misyon ay alamin kung ilang mga pulis ang nasa loob at kung saan sila nakapuesto. At habang kunwari ay nagre-reklamo sila, ay tahimik na ding pinapaligiran ng mga kasamahan nila ang buong headquarters na ayon sa report ay mga pinagsamang tropa ng mga MNLF at Abu Sayyaf na tinatayang umabot sa mahigit 150. Bala kumano nilang kupkubin ang bayan, patayin ang mga pulis at looban ang mismong headquarters upang kunin ang mga armas doon. Nang makakuha ng tiyempo ang dalawang rebelding nasa loob, ay kagad nilang pinagbabaril ang dalawa ding pulis na kumausap sa kanila. Nang marinig naman ng mga kasama nilang nasa labas ang putok na galing sa loob, ay dito na nila sinimulang paulanan ng bala ang headquarters. Binomba din nila ang opisina ng mayor at pati ang palengke at mga gusali na malapit dito ay hindi nakaligtas. Naging paraan nila ito nang sa gayon ay mabulabog ang mga pulis. Samantalang gulat na gulat naman si P01 Sandag sa mga nangyari, pero wala siyang magawa dahil nakakulong pa rin siya. Subalit habang dinedepensahan ng iba pang mga pulis ang mismong headquarters, ay hindi na iwasang marami ang nalagas o tinamaan ang bala sa kanila dahil na rin sa napakaraming kalaban na nasa labas at ang iba pa nga ay tuluyan ang nakapasok sa gusali ng estasyon. Dahil sa dami ng bilang ng mga sumusugod na mga rebelde, ay outnumbered talaga ang mga pulis na nasa loob. At sa kasamaang palad ay halos wala nang matira sa kanila. At nung bumagsak na naman ang pulis na nasa malapit sa kanyang selda, ay dito na nakiusap si P01 Sandag at sinabing pakawalan na siya dahil gusto niyang tumulong na lumaban. Sa kabutihang palad naman ay nagawa pang mabuksan ng pulis ang selda at sa pagkakataong tingyon ay muling nagsalita si P01 Sandag at sinabing akin na muna yung baril mo at ako muna ang lalaban. Pagkaabot ng baril ng pulis sa kanya ay kagad niyang napatumba ang dalawang rebelde na nakapasok sa loob. Nagpatuloy siya sa pakikipaglaban at noong mawalan na siya ng bala ay agad din niyang tinakbo ang isang M16 na pagmamayari ng nasawi nilang kasama. Patuloy pa rin siya sa pakikipagpakbakan hanggang sa marami na ding mga rebelde ang napatumba niya sa labas. Dumating din sa punto na granada na ang sumasalubong sa kanya, pero sa awa ng Diyos ay nakakaligtas pa rin siya. Nang masecure ni P01 Sandag ang loob ng headquarters, ay dito kumuha na siya ng sapat na armas at bala upang patuloy na madepensahan ang istasyon ng mag-isa. Ayon pa mismo sa kanyang kwento, ay para makaligtas umano siya, ay nagpapalipat-lipat siya ng pwesto upang hindi siya madaling matrace ng kalaban. Dumating pa nga din daw yung punto nga habang naririnig niyang sumusugod ang mga kalaban, ay sumisigaw pa sila ng mga katagang Allahu Akbar na ang ibig sabihin ay God is good. Pero imbis na matakot umano siya, ay isinigaw din niya ang mga katagang yon dahil Muslim din naman daw siya at alam niya na tama ang ginagawa niya. Hindi pa dyan nagtatapos ng kanyang katapangan dahil nagawa pa niyang sumugod ng mag-isa sa labas ng estasyon. Gamit ang kanyang natutunan sa kanyang komando training, ay nagpapalipat-lipat din siya ng pwesto habang pinapapatukan ang kalaban. Dahil sa ginawa niyang yun ay muli pa siyang nakapagpabagsak ng kalaban at nakakuha pa ng ibang baril at mahigit 30 loaded na magazine. Nagawa din niyang matulungan pa ang iba pang mga natitirang mga pulis para i-hold pa ang kanilang ground habang inaantay ang kanilang reinforcement. Subalit sa kasamaang palad ay tinambangan na rin pala ng iba pang grupo ng mga rebelde ang mga grupo ng mga sundalo na siya sanang tutulong sa kanila. Wala silang kaalam-alam na nagkaroon pala ng hiwalay na bakbakan na siyang naging dahilan upang hindi kagad makarating ang tulong sa Siokon Police Station. Pero kahit na ganun pa man ang nangyari
ay patuloy pa rin lumaban at nakipagbakbakan sina P01 Sandag at nang iilan na lang ng mga pulis sa lugar. Dahil sa sobrang dami pa ng mga kalaban ay patuloy pa rin sila sa pagpapaputok. Patuloy pa rin nilang pinapaulanan ng bala ang estasyon hanggang sa dumating yung punto na nadablisan ang ulo ng staff commando. Pero sa kabila ng kanyang tama ay hindi ito sumuko at patuloy na dinepensahan ang lugar. Halos pumutok na ang liwanag noon pero ni isang rebelde ay hindi pa rin makalapit sa kinaroroonan ni P01 Jamaron Sandag. At hindi ka nagtagal sa pagusbong ng liwanag ay siya nating pagdating ng inaantay nilang reinforcement na galing sa 903rd Provincial Mobile Group na pinamumunuan ni Senior Inspector Rani Hatsuela. Nang makita ni P01 Sandag ang paparating na grupo ni Hatsuela ay kagad niya itong nilapitan upang humingi ng karagdagang bala. Nang dahil naman sa paglakas ng puwersa nila P01 Sandag ay naisipang mang hostage na lang ng mga rebelding Muslim at ng mga Abu Sayyaf ng mahigit sa 100 mga tao. Sinunog din nila ang palengke at ilang mga katabi nitong building at ilang mga bahay na malapit sa lugar upang gamitin cover sa kanilang pagtakas. Ayon sa inilabas na report ng OPM Internet Broadcasting Services ay tinatayang umabot sa 25 na tao ang namatay sa engkwentrong yun. Kabilang na ang 6 na mga pulis at ang iba ay mga miyembro na ng MNLF at Abu Sayyaf at ang sanhi ng kanilang ikinamatay ay dahil sa bala na nagmula sa ginamit na baril ni P01 Jamaron Sandag. Subalit ang nakakalungkot ay hindi yata nakita ng pamahalaan ang totoong ipinakitang katapangan at kabayanihan ni Police Officer 1 Jamaron Sandag. Sabihin na natin nga pagkatapos ng bakbakan ay kahit papaano ay kinilala naman siya sa kanyang nagawa kaya dahil dyan ay ikinawad sa kanya ang Wounded Personal Medal Award at nakatanggap ng 5,000 pesos bilang incentive mula sa PNP. Pero alam naman natin sigurong kapag nakatanggap ng award ang isang police officer ay kalimitang nakakatanggap din ito ng promotion. Subalit dahil nakakulong daw umano ito noon at may kasong kinahaharap na kalaon ay ibinasura naman ng hukuman ay hindi ito nakatanggap ng promotion at nanatili sa rango na P01. Samantalang si Senior Inspector Rane Hatsuela ay siyang nakatanggap ng pinakamataas na award sa Armed Forces of the Philippines at ito ang medalya ng kagitingan o ang Medal of Valor dahil sa pangunguna sa pagtatanggol sa bayan laban sa mga rebelde. Pero pagkatapos naman ng 3 taon, June 13, 2007, ay sa wakas ay kinilala na rin talaga ang tunay na kabayanihan na ginawa niya. Iginawad na rin sa kanya ang medalya ng kagitingan o ang Medal of Valor at siya ang kauna-unahang staff commando officer na nakatanggap nito. Ibinigay na rin sa kanya ang kauna-unahan niyang promotion at naging siya na si PO2 Jamaron Sandag at nakatanggap din siya ng 20,000 piso kada buwan habang siya ay nabubuhay. Subalit makalipas lamang ang 2 taon matapos itong makilala bilang bayani ay wala na naging balita pa sa kanya. Naging usap-usapan ito noon sa media hanggang sa malaman nila na patay na pala ito. Ayon sa lumabas na investigasyon ay pinihag pala ito ng mga grupo din ng mga pulis at hinostage sa Taguig Plaza Partel sa Western Bicutan. Ayon sa report ng GMA News ay 18 mga tao umano ang hinihinala nilang may gawa nito at kabilang na nga ang 5 mga pulis at ito ay pinamumunuan ng isang chief inspector at mga kasamahan niyang pawang mga Muslim din. Ayon naman kay Senior Superintendent Isagani Neres na Chief of the Criminal Investigation and Detection Group ay sinasabi niya na ang motibo ng pagpatay kay PO2 Sandag ay ang rito o yung family war ng pamilya Sandag at ang pamilya noon ng namatay na commander ng Moro. Kung maalala nyo kanina ay nabanggit ko na nangako sila na wala silang ititirang lalaki sa angkan ng mga Sandag. Nang matagpuan ang bangkay ni PO2 Sandag sa isang basurahan sa Rodriguez Rizal noong March 16 ay talagang naaagnas na. Pero well, sa patas na pagpapatupad ng batas ay nakuha naman ang hustisya na nararapat para kay PO2 Jamaron Sandag. Pero yun nga lang ay nawala na naman ang isang buhay na bayani ng ating bansa. At well, siguro ay dito ko natatapusin ang kwentuhan natin ngayong araw at kaya nga nang lagi kong paalala na kung hindi ka pa nakapagsubscribe ay pindutin mo na yan nang sa ganon ay hindi mo mamiss ang mga susunod pang video na aking i-upload. At ayun na nga, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, agbyag!